Yung konsepto ng fraction, no, syempre, nagsimula lang naman tayo sa pagbibilang sa mathematics. Eh. Yun yung unang-una yung tinuturo sa atin pagbibilang. And when we are counting, we tend to use whole numbers. Tama? Yung whole numbers natin, like 1, 2, 3, 4, 5, yan. Yung mga buo, yan ang lagi natin gamit. Ito yung mga unang numbers na tinuturo sa atin. Ito yung mga unang concept na tinuturo sa atin sa mathematics. Pero siguro pag on higher grade levels na kung like siguro 5 na panahon namin, I don't know, siguro sa panahon ngayon na siguro grade 3, grade 4 na nagtuturo, yung mga numbers na hindi buo, no, not whole. So we are introducing no concept of parts. Yan. Yung pira-pira. So itong mga parts na ito, you can represent them, no, using many different concepts in mathematics. Pero ang pinaka, isa sa mga pinakalagi natin nagagamit is fraction. Although we can also represent, excuse me, represent them using decimal, no? Decimals, yan, or even percent. Yan, percentage. Ito yung mga concepts in mathematics na ginagamit natin to introduce these parts, no, and study these numbers that are not whole. So sa fractions naman, no, pagkakakilala natin ganito yung mga na, usually nakita natin, like 1/4, 1/4, like 3/4, 2/3, yeah. Meron din naman kayo nakita na mas malaking nasa taas, no, like tawag dito, like 3/2, so baligtarin ko na lang itong katabi niya. 3/2. Sometimes nakakita ka ng parehas na number. Parehas na nasa taas at baba. No? Meron naman makakita kayo mga fractions like 2 1/3, 3 1/4, yan. Yan yung mga nakikita nating mga numbers na may kinalaman sa fraction. Para maintindihan natin yung fraction, no? Introduce natin yung parts ng fraction. Gagamitin kayong 1/4 over here. Yung 1/4, sinasulat natin talaga ng ganito. Although dati, uso sa typewriter, no? Yung 1, tapos slash, tapos 4. Ganyan ang itsura nyo. Kaya naman, masyado talaga hiwalay. 1, slash, tapos 4. So, nag-evolve siya. Pero the proper way of writing fractions is like this. 1 over 4. Na yung mga ganitong konsepto, unti-unti na itong tinatanggal ng mga mathematics teacher ninyo. So this is the right way to write your fractions. And of course, identify natin yung mga parts, no? Itong nasa taas ay tinatawag natin numerator. The number asa over here is the numerator. Numerator. And itong nasa gitna, of course, this is your fraction bar. Fraction bar. And sa number sa ilalim is yung tinatawag nating denominator. Denominator. Yan. And we also classify fractions, no, in some way. For example, lahat ng mga fractions na mas mataas ang numerator sa denominator, these examples over here, they're called proper fraction. Ito namang mga mas, ano, mas malaki ang numerator sa denominator, o kaya naman napantayan niya na, no? These are called naman na improper fractions. And of course, this na fractions naman na may kasamang whole number, no? Like 2 1/3. Sila naman yung tinatawag nating mixed numbers. Yan, mixed numbers.